Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care. Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay dysuria. Sabay-sabay nating alamin kung ano ito. Ang dysuria ay binubuo ng isang diuresis disorder kung saan nasaksihan natin ang pag-unawa ng sakit, pagkasunog o kakulangan sa ginhawa habang umiihi na tumutukoy sa isang larawan ng pangkalahatang kahirapan sa pag-ihi. Ang dysuria ay isang pangkaraniwang sakit ng diuresis sa populasyon at kadalasang bunga ng mga impeksyon sa ihi na marami sa mga ito ay hindi komplikado at lumilipas na kurso. Sa ibang mga kaso, gayunpaman, ang kahirapan sa pag-ihi ay maaaring maging tanda ng isang malubhang sugat ng daanan ng ihi. Tulad ng nabanggit, ang dysuria na maaaring nilarawan bilang isang naiulat at pandaigdigang kahirapan sa pag-ihi ay isang pangkaraniwang pangyari sa kalusugan ng mundo na nagpapakita ng pagkalat na humigit kumulang 3% ng lahat ng mga nasang hustong gulang na higit sa 40 na taong gulang. Sa lahat ng mga uri ng impeksyon, ang dysuria ay kadalasang tinutukoy ng isang larawan na talamak na cystitis dahil sa pagkakayat ng mga pathogenic bacteria na naninirahan sa dingding ng pantog. Ang dysuria ay maaaring mayugnay sa dalawang malawak na kategorya kung saan ito nagmula, impeksyon sa ihi at hindi nakakahawang sakit sa ihi. Kabilang sa mga hindi nakakahawang sani ang mga obstructive lesion ng urinary tract, trauma mula sa panlabas na katawan, benign prostatic hyperplasia sa mga lalaki, at ilang uri ng cancer tulad ng prostate cancer at urothelial carcinoma ng pantog. Kadalasan, gayunpaman, nangyari na ang kahirapan sa pag-ihi ay nagmumula bilang kinahinatnan ng impeksyon sa urinary tract na mas madalas mga babae kaysa sa mga lalaki dahil sa mas maikling anatomikal na haba ng urethra at ang vaginal bacteria flora na kadalasang binago ng hindi tamang gamitin ng antibiotics. Ang mga pathogenic bacteria, bukod sa kung saan ang uropathogenic Escherichia coli ay namumukod tanging pangunahing nakakahawang ahente ng urinary tract ay umabot sa urethra at pantog sa pamamagitan ng panlabas na urethral meatus. Dahil sa kontaminasyon ng perineum, pagmamanipula ng mga desterilized na catheter ng pantog o para sa pakikipagtalid ng hindi muna hinuhugasan, ang mga contact surface. Sa sandaling nakakuha sila ng access sa pantog, ang bakterya ay sumunod dito sa pamamagitan ng mga adhesin na kadalasan nagre-resulta sa isang larawan na matagal na pangangati at pamamaga. Ang pagdikit ng ihi sa mga namamagang pader ng pantog at ang pagpapasigla ng mga sensory at algogen ng mga reseptor na kumakalat sa bituka ay nagpapagana sa pag-unawa ng sakit, kakulangan sa ginhawa o pagkasunog sa panahon ng pag-ihi na kadalasang pinipilit ang individual na uminto sa pag-ihi. Ang dysuria, kahit hindi palaging sinamahan ng isang tunay na pakiramdamang sakit o kakulangan sa ginhawa, ay tinuturing ng pasyente bilang isang balakid sa normal na proseso ng pag-ihi na nangangailangan ng isang pandaigdigang kahirapan sa pagpapalabas ng ihi. Sa mga terminong ito, kung ang ihi ay binubuga sa mga patak dahil sa matinding sakit na ibinubuga sa panahon ng pag-ihi, mas maayos ang pagsasalita natin tungkol sa stranguria. Kung ang kahirapan ay nararamdaman sa mga pulikat ng pantog at suprapubic na pananakit, maaari nating sa halip ay magsalita ng bladder tenesmus. Kung minsan, ang mga pasyenteng nahihirapang umihi ay nagrereklamo na nakikita pa rin nila ang natitirang dami ng ihi na naroon pa rin sa pantog at hindi na ilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi, sa kasong ito, ang kondisyong ito ay tatawagin bilang isang pakiramdam na hindi kumpletong pag-alis ng laman ng pantog. Kapag lumitaw ang dysuria bilang resulta ng sintomas na impeksyon sa daanan ng ihi, lagnat, pagduduwal, at pananakit ng mas mababang likod at ilang partikular na karamdaman sa daanan ng ihi ay maaaring mangyari tulad ng polakiuria, ibig sabihin, mga paglabas ng ihi sa maliit ngunit napakadalas na dami o terminal na tumutulong kapag pumatak ang ihi pagkatapos ng pag-ihi. Kabilang sa mga tiyak na karamdaman ay maaari din natin makita ang nocturia, kung saan may posibilidad na umihi sa gabi, nakakagambala sa pagtulog at sa wakas ay ang mahinang pag-ihi na dumadaloy ng mas mabagal o pasulpot-sulpot na daloy ng ihi.
Upang makagawa ng tumpak na pagtatasa ng isang pinaghihinalaang kaso ng dysuria, ang mga sumusunod na klinikal na hakbang ay dapat sundin. Urological na pagbisita na may anamnesis at physical na pagsusuri. Sa panahon ng urological na pagbisita, ang espesyalista na doktor sa pamamagitan ng anamnesis ay nakakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa pasyente, kabilang kanyang pangkalahatang katayuan sa kalusugan, ang pagkakaroon ng anumang malalang sakit na nangyari o mga predisposition para sa mga sakit sa pamilya. Pati na rin ang listahan ng mga gamot na ginagamit sa kurso ng mga posibleng therapy. Sa wakas, pagdating sa problema sa lugar sa oras ng pagbisita, ang doktor ay nagpapatuloy upang hilingin sa pasyente na maingat na ilarawan ang lawak ng kakulangan sa ginhawa na nararamdaman sa panahon ng pag-ihi. Nabinabanggit ko ang kahirapan sa pag-ihi ay nangyayari sa bawat pag-ihi at sa anong yugto ng pag-ihi nangyayari. Kasunod nito, ginagamit din ang inspeksyon at pisikal na pagsusuri. Sinusuri ng doktor ang estado at posibleng destinasyon ng rehiyon ng tiyan at ang pelvic region na nagpapatuloy din sa paghahanap para sa anumang punto ng lambing na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng pinsala, nakakaireta o nakakahadlang sa lugar. Sa mga matatandang pasyente, kinakailangan din na ganap na siya sa atin ang nervous function at ang pisikal na pagsusuri ng central nervous system. Dahil sa mga kasong ito, ang dysuria ay madalas na sinamahan ng bahagyang pagbabago ng mga kayanan sa pag-iisip na may pagkapurol at pagkalito sa isip. Maaaring ituring ng doktor na naangkop na mas mahusay na imbestigahan ang kondisyon ng pasyente sa pamamagitan ng pagreseta ng mga pagsusuri sa unang antas at, kung kinakailangan, mga pagsusuri sa pangalawang antas upang matukoy ang mga sanhi na pinagbabatayan ng sintomas na nagpapakita ng urinary tract. Ang pinakakaraniwang inireseta ng mga pagsusuri sa laboratorio ay mga pagsusuri sa dugo, naghahanap ng anumang palatandaan ng impeksyon, ang isang chemical, physical at microscopicong pagsusuri ng ihi o kultura ng ihi na may antibiogram ay inireseta din upang makita sa kaso ng impeksyon sa ihi ang bakterya na responsable para sa impeksyon at ang pinakaangkop na therapy upang labanan nito. Ang pinakamainam na pamamahala ng pasyente na nahihirapang umihi ay dapat maganap sa tumpak na pagkakakilanlan ng pinagbabatayan na dahilan. Gayon din sa masusing pagsisiyasat, kasama na sa pamamagitan ng mga instrumental na pagsusuri, ng anumang pinaghihinala ang mga sugat na nakakapekto sa urinary tract. Kung sa base ng dysuric manifestation ay mayroong impeksyon sa ihi, dapat itong tratuhin ayon sa uri ng bacterium na nag-trigger nito at ayon sa likas na katangian ng mga sintomas na inakusahan. Sa pangkalahatan, ang mga quinolones ay hindi gaano ginagamit ngayon kaysa sa mga tetracyclines at aminoglucosides. Kasama ng drug therapy, ginagamit ang operasyon para sa mga malformation o obstruction na nakakapekto sa urinary tract na maaaring magdulot ng dysuria at kasabay nito, madalas na itinatalaga ang diet therapy na kinabibilangan ng pag-iwas sa mga pagkain iyon na maaaring magdulot ng iritasyon sa urinary tract tulad ng caffeine, alak at sili. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring suportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care.